araw po, ngayon po ay August 18, 2017 at ang Team Atobi ay nasa Sitio Silangan, Santo Domingo, Bae, Laguna. At ang ating pong dadalawin ngayon ay Tilapia Breeder Farm. Makakapanayan po natin si Ma'am Daisy Maligali. Ako po si Daisy Valdez Maligali. 55 years old. Dito po kami nakatira sa Barangay Santo Domingo, Bae, Laguna. Ang aming alaga ay tilapia. Mga tilapia. Tapos nag-ano rin kami sa chicken. Kaso yung ito muna ang inano namin, yung tilapia farm ang aming pinaka bread and butter namin. Sa ngayon po, ang breeders namin ay meron kaming 6,700 na breeders. Ang fingerlings po namin, ang available ay nasa 250 fingerlings, yung mga fry. Year 2005, June, month of June, doon po kami nag-start ng pag-aalaga sa tilapia. Although ako ay hindi tapos ng kursong fisheries, sinikap ko pong pag-aralan kung paano mag-alaga ng tilapia. So nag-attend po ako ng mga libreng seminars ng BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at saka po ng BMEG, kasi po yung BMEG yun ang aming isa sa kinukuhanan ng pagkain ng tilapia. So, sa mga tulong ng BIFAR, ng BMEG, and also sa mga karating naming nagtitilapia, natuto ako doon. So, kaya ito, tuloy-tuloy na ang aming negosyo. Kasi po, ang tilapia po, unang-una ay kilala na sa market. Pangalawa, ang tilapia po, ang pag-aalaga ng tilapia ay hindi masela ng tilapia. Yun ang aming, at saka basic needs, pagkain. Meron kaming fish cages. Nangyari kami ay dito, nagpapaanak kami, nagbe-breed, nag-aanak siya. Tapos, pag nag-sell out kami ng mga fingerlings, yung mga iba-ibang sizes yan. Kapag maraming, hindi na wala nang bibili, that's the time na dinadala namin yung aming mga fingerlings doon sa Laguna Lake kasi meron ho kaming fish cages. Ang sukat po ng isang butas namin, ito po ay nasa, ang width ay 25 meters, ang length ay nasa 41 to 42 meters. Ito po, itong laki na ito. Ang ano po sa isang sukat na yan, ang inilalagay naming breeders ay 1,500. Tapos po yung mga lalaki, mga barako, siya ay 1,500. 1:5 kami, ang ratio niyan eh. Limang babae sa isang lalaki. Maganda naman silang kita kapag walang sakuna, especially yung mga typhoon, baha. Yun ang kalaban namin eh. Yung baha, yung natural calamities, yun ang kalaban namin. Ang before po kasi, kami ay, nung simula pa lang kami magkuhan, kung ano yung ibigay sa amin. Wala pa kaming idea regarding sa mga, yung magagandang klase ng breeders, Hanggang sa nakikita namin, iba-ibang klase po kasi ang breeders. Merong breeders na yung pulahan, makikita nyo ho yan, yung buntot niya ay pula, yung dito mapula. Yan po ay, ang laman po niya ay hindi masyadong siksik ang laman. Malaki siyang tingnan pero parang flat. Flat siya. Pag pinirito mo,
manipis. Ano ho? Meron naman bilugin na kulay green, na parang bluish ang style. Yun ho yung makapal ang meat, pero hindi siya malapad. Maliit siya, pero ano naman yung meat, talagang makapal. So, doon kami nagkaroon ng, siyempre, kung nag-a-upgrade ho tayo, kung sa cellphone nga, nag-a-upgrade tayo, ganun din sa pagtitilapia. Nag-aral kami kung ano ang magandang klase o anong uri ng tilapia na maganda ang result ng ano. Ang atubi po, yung ano namin, masisigla po sila. Masisigla yung ano, at saka maraming anak. Yun. Ngayon, ang sabi ko nga, yung mga laki sa atubi, ito kasi nag-aatubi sila. Ngayon, pag may malalaki na, sabi ko, itry natin na iprito ba o ano. Nawawalan sila, nawawala po yung lansa. Nung lansa ng, walang lansa yung isda. So, yun po ang ano ng atubi. Masarap at malinaw na. Pinapakain namin dito sa sa breeders, ito po yung floating yung pellets. Kasi pinag-floating namin dahil parang makita namin yung nakakain ng isda. Sa isang ano na niya yung 5 kilos, then i-measure niya nung yung atubi, i-mix niya, tapos anuhan namin ng tubig na ano para dumikit. Sa breeders po, isa sa umaga, 9 o'clock, at saka isa sa hapon, 3 p.m. Hindi. Natural kami dito yung... Ang natural kasi, isa yung atubi. Natural ano yan, yung... Ang sex reverse, hindi po kami nagsisex reverse kasi mahal po ang proseso niyan. Although madali ang processing ano niyan, nga lang walang masyadong bumibili dito sa area namin ng sex reverse kasi although mahal, nga lang mabilis lumaki sila. Yun ang ano, nasanay dito yung mga taong sa natural na paraan. Ang mensahe ko lang, ang unang-una po ay dapat kayo ay dedicated sa inyong trabaho. May malaking puso. Ang ibig kong sabihin, yung honest ka, tapos ikaw ay dedicated, tapos ikaw ay mahaba ang pasensya dapat. Especially po, tapos nakafocus. Focus ka sa iyong negosyo ba? Hindi yung pupunta na magulo. Focus ka doon. Tapos sa mahabang PC, ang ibig sabihin ng mahabang PC, malaki ang iyong capital na ilalabas. Dahil ang pag-aalaga po ng ganito ay hindi basta-basta. Malaking pera din ang kailangan. Kung gusto pong sila ay interesado na mag-ano ng fingerlings, kami naman ay ang aming farm, ang aming ano ay open naman para sa mga ganong customer. Kasi kung ano nga ay yung binibenta mo din yung, talagang ibibenta mo talaga yung fingerlings, pwede ang contact person po ay si Daisy Maligali. Ang cellphone number, Smart 0929-613-3477 at Globe 0915-293-5990. Ayan. Thank you din po sa inyong pagpunta dito sa aking farm. Maraming salamat.